Hey, magandang umaga sa inyong lahat. First of all, I would like to apologize for not be able to conduct the physical lecture with our subject for today because I am having a review class dito sa Cavite. Okay, anyway, I found ways para maibahagi pa rin sa inyo yung mga lectures na hindi natin natakel last time gawa nga ng mga events that canceled our class. Okay, so ito po yung ating pag-uusapan ngayon, extradition treaty and international agreement on law enforcement cooperation. Okay, so pag sinabi po natin na extradition class, okay, separate po ito ah. Ang extradition po, ito po ay isang proseso, okay, kung saan yung isang bansa, okay, yung isang bansa po will have the responsibility to surrender an individual, okay, to another state, no? For ang purpose noon is that yung tao na isosurrender nila having committed a crime within the jurisdiction of a country. Kaso, ang problema, hindi siya nahuli agad or nakakulong siya pero nakatakas. Okay, nagtago siya sa ibang bansa. Okay. So, ang extradition po, ito yung pagsusurrender ng isang bansa, ng isang individual na gumawa ng krimen or is evade the sentence. Okay. Para po i-turn over doon sa bansa, okay, na kung saan gumawa siya ng krimen. Okay. And when we say treaty naman po, okay, when we say treaty, it is a meeting. Okay. Meeting po siya, pero hindi siya basta-basta meeting or convention. Okay. Kundi it also includes agreement of country. Okay, meron pong kasunduan. Ayan. So hindi lang siya basta-basta meeting or convention, but it also includes agreement. Okay, so what is the agreement in extradition? Okay. So extradition treaty is an international agreement. Ibig sabihin, one state towards another state. Okay, so there are two or more countries involved in which the requested state, okay, itong requested state na to, ito yung bansa kung saan gumawa ng krimen yung isang individual, okay, agrees at the request of the requesting state. Okay, oh, so baliktad pala, sorry, requested state, ito yung bansa na pinakasan or pinuntahan or pinagtaguan ng individual na gumawa ng krimen doon sa bansa nila. Ayan, at the request of the requesting state. And under specified conditions, to turn over persons who are within its jurisdiction. Ayan, jurisdiction ng requested state. Kasi dito siya nagtago. Okay? And who are charged with crimes against or are fugitives from the requesting state. Gumawa ng krimen pero hindi nahuli at large ng ibang bansa na. Okay? And then, fugitives from the requesting state, ibig sabihin, nahuli na siya, nasampahan na ng kaso, tumakas. Ayan. Yan po ang extradition treaty. Next, we have the aims of extradition treaty. So, when we speak of aims, okay, we are dealing with the objectives. Yung kanyang objectives. Ano ba ang layunin ng extradition treaty? Okay, number one is criminal investigation instituted by authorities of the requesting state. So, para mahuli yung tao na gumawa ng krimen at nagtago sa ibang bansa. Okay, para kapag nahuli siya, siya ay sasailalim sa tinatawag na criminal investigation. Okay? And then, pangalawa, the execution of a prison sentence. Eh, kasi nga, fugitive siya from justice. Takas siya sa
bilangguan. Okay? Ayan, fugitive. Kaya nga, i-execute yung natitira niyang prison sentence. And, okay, dito sa bansa natin, syempre alam naman natin pagka tumakas sa kulungan at nahuli uli, there will be another crime, which is evasion of sentence. Okay. So next, the request of extradition treaty. Sino ba yung mga country or mga tao na pwedeng mag-request ng extradition treaty? So any foreign state, no? Pag sinabi nating foreign state, ibang bansa. Okay? Foreign state or government. And then foreign diplomat. Okay, foreign diplomat. Ito po yung representative, no, ng isang bansa. So, or government address to the Secretary of Foreign Affairs. Yan. So, ang mga request ng extradition treaty, ang nagpa-process po nito ay si DFA, Department of Foreign Affairs, through its secretary. Secretary of Foreign Affairs. Ayan. So, pag ipinasa sa kanya yung request, okay, yung request letter, and then nakumpleto niya yung mga documentary requirements, and then ipapasa niya na ito ngayon, no, sa ating Department of Justice. Okay, isasabihin niya ito sa ating Department of Justice. Okay, and then pag napirmahan, ayan, dadalhin sa ating executive, no, for for the signing. Okay? Ayan. So ito, bibilisan lang natin kasi we will be covering two topics. Okay. Yung lecture dapat natin, ito yung lecture natin last week na hindi natin na-conduct. Pero mamaya, okay, after nito, is yung lecture sana natin para ngayon. Ayan. So agreements on international law enforcement cooperation. So, ito po, merong dalawang channels. Okay? So, we have the international cooperation involving operational police assistance. Okay? So, ibig sabihin yung ibang mga bansa meron tayong extradition treaty, makikipag-cooperate sila, okay, by looking and arresting that person, okay, na nakagawa ng krimen or nag-evade or fugitive from justice sa ibang lugar or sa ibang bansa. And then international cooperation based upon formal letters of request. So hindi naman basta-basta makikipag-cooperate at magkakandak ng operational police assistance yung law enforcement ng requested state if walang letter of request at hindi na ipasa yung mga essential documents needed for the approval of the extradition treaty. Next, we have the United Nations Charter. So ito po ay ang founding document of the United Nations. Okay. So pag sinabi nating United Nations plus, ito po yung pinagbuklod-buklod na mga bansa. No, kaya nga United Nations. So dati po, okay, itong United Nations, okay, meron siyang 194 countries. Okay. So it was signed on June 1945 sa San Francisco. Okay, kung saan itong United Nations Charter is an instrument of international law. Okay. And the United Nations members are bound by it. It also codifies the major principles of international relations, from sovereign equality of the state to the prohibition of the use of force. Okay. So ito daw po yung kodal or yung codes, okay, that guides the major principles of international relationship between two or more countries, kung saan inoobserbahan dito yung sovereign equality of the states. Okay, so when we speak of sovereign equality of the state,
Okay, so ibig sabihin merong reciprocity, no? Meron pong reciprocity. Okay, ang ibig sabihin po nito, kung ang kunwari ang Philippines and America, merong extradition treaty. Merong tumakas na individual sa atin, pumunta ng Amerika. Okay, since meron tayong extradition treaty sa Amerika, okay, yung mga tao dito sa, or yung mga law enforcement dito sa Amerika, okay, huhulihin yung Filipino citizen na gumawa ng crime sa atin at ite-turn over or isosurrender sa atin. So, sovereign equality of the state, kapag ka yung Amerika naman nagkaroon ng criminal na tumakas, okay, papuntang Pilipinas. Itong Pilipinas naman, okay, sila din gagawa ng hakbang para mahuli yung tao at masurrender sa Amerika. Okay, so merong sovereign equality of the state. So, wala pong lamangan. Okay. And then, there is also a prohibition of the use of force. Okay. So, bawal pong puwersahin yung isang country na pumirma, no, or mag-agree doon sa extradition treaty kung ayaw naman nung bansa. Diba? So, kung ayaw niya makipag-cooperate, ayaw niya pumirma, and then that the country request or the country will have to respect, no, the decision of the other country. Okay. So, let's proceed with the Interpol. Okay. Ang Interpol class, okay, itong ICPO, ito po yung latest na pangalan ng Interpol, yung ICPO, latest na acronym, na ang ibig sabihin ay International Criminal. Okay. International Criminal Police Organization. Okay, yan po ang ibig sabihin yan. Hindi po International Police. Diba? Hindi po ganun. Kasi ang alam ng iba, Interpol means International Police. Hindi. It means International Criminal Police Organization. So, ito po ay isang internal organization that facilitates worldwide police operation and crime control. Okay? So, worldwide police operation. Yan. Worldwide police operation. Ay kasi ang Interpol meron pong ilang country. Okay, so pag tinanong sa exam, ilang country meron ng Interpol? 195 countries. Pero dati po 194 lang. Okay? So 194 lang siya. At yung bagong bansa na sumama nakipag-join force dito sa Interpol ay ang Federal States of Micronesia. Okay. Federal State of Micronesia. Yan yung pang 195th country. Okay? So, kailan ba in-establish ang Interpol? Ang Interpol ay in-establish noong September 7, okay, 1923. Okay, 1923. Ang pangalan pa ng Interpol dati ay hindi ICPO. Okay? Hindi pa itong International Criminal Police Organization. Ang pangalan niya pa ay International Criminal Police Commission. Okay. Criminal Police Commission. Ayan, Police Commission, ICPC. Okay. Ito po yung dating tawag kay Interpol, ICPC. Okay, it was then in 1956, okay, kung kailan napalitan ang pangalan ng ICPC into International Criminal Police Organization. Okay, 1956. Okay. So, ang Interpol, ang focus niya ay yung transnational crime, syempre. No? Transnational crime. Ano ba yung transnational crime?
So, ito yung didiscuss natin later, after nito. Okay, transnational crime. These are crimes committed across national borders. Okay, so, itong transnational crime, laging lumalabas sa board exam yan, class. Okay, so, pag sinabi nating trans, it means across. Okay, tawid sa ating national border. Okay? So, transnational crime. Ang focus, okay, ng Interpol, yung tatlong major area ng transnational crime. Okay, ano ba yung tatlong major area ng transnational crime? Okay, andyan ang cybercrime. Okay, cybercrime. Andyan po ang terrorism. Okay, terrorism. At nandyan po ang organized crime. Okay, so ito po yung tatlong major areas ng ng transnational crime, kung saan yung focus po ng Interpol. Okay? Okay, so yan, Interpol. Okay, so let's proceed now with the emblem at saka yung mga meanings. Okay? So ito pong globe na to, class, yung globe. Ayan. Ang sinisimbolize niya ay worldwide police activities. Worldwide police activities. Worldwide police activities. Okay, kasi buong mundo yan. Okay? At ito namang timbangan dito sa baba. Itong timbangan na to, class, o yung scale. Okay? It symbolizes justice. Okay? So it symbolizes justice naman. Okay? Justicia. And justice must be served. Okay? At ito naman pong leaf na to, yung olive na branch na yan, yung leaf na yan. Okay, it symbolizes peace naman. Okay? Peace, kapayapaan. Okay? Samantalang yung ano naman, yung emblem na yung sword na to, yung vertical sword na nakalapat na yan, it symbolizes police action. Okay? It symbolizes police action. Okay? Yan. Police action. Okay? So, ibig sabihin po niyan ay police action. Okay, ito na yung gagawing hakbang or activity ng mga different police organizations in the world. Okay? And so, we're done with the basic concepts of Interpol. Okay? So let's now proceed with yung kanyang assembly. Okay, mamaya na yan. So ito muna tayo. Interpol, 4 core functions. Okay? Ano ba yung apat na pinakalayunin ng Interpol? Number 1 is a unique and secure global police communication system. Okay, take note, Global Police Communication System. Ang Interpol po, meron pong ginawang international communication network na kung tawagin ay I-24-7. Okay, ang ibig sabihin ng I ay Interpol. Yung 24-7, yung communication system nila is working 24 hours a day and 7 days a week. So, hindi po natutulog. Okay? Hindi po humihinto ang communication system. Wala pong holiday. Ayan. Wala pong night shift. Di ba? Wala pong ganun. Wala pong noon break. Ayan. So, tuloy-tuloy po yan yung kanilang communication system. Ay, nakapagka merong tumawag na ibang bansa,
okay, diyan sa ating Interpol para manghingi ng assistance, no, ng information, maia-assist agad ng member ng Interpol, okay? At ang response time sa pagsagot ng tawag at saka sa pagbibigay ng mga information according to the Interpol is 0.5 seconds. Diba ganun kabilis? Kasi mabilis po ang database ng ano eh, ng Interpol. Isang search mo lang na ganyan, ang dami agad lumalabas. Okay? So, ang response time nila is according sa kanilang principle is 0.5 seconds. Okay. So, ang Interpol din po ay mayroong unique or a range of criminal databases and analytical services. Okay, so pag sinabi nating databases, ito po yung ano, yung information storage. Okay? Dito po naka-store lahat ng mga information patungkol sa yan, sa mga fingerprint, okay, ano pa ba, pagdating sa mga identity ng mga kriminal, okay, identities, yung mga stolen property. When it comes to stolen property, no, andyan po yung meron silang information about the passport, okay, the passport, yung mga vehicles na ginamit or yung mga vehicles being carnap, no? Yan po. So, and many more information. Okay, yan yung mga missing persons, andyan po yung yung mga wanted persons list, okay? Meron po diyan sa database ng ano, ng Interpol. Okay? And the next, protective support on police operations throughout the world. Okay. Protective support. So yung 195 countries, magtutulong-tulong po yan, okay, para i-prevent and i-control or to control and prevent the commission of the transnational crime. Okay. And then lastly is training and development. Isa rin sa mga ino-offer ng Interpol, no, sa different police organizations in the world is to train and develop their skills and capabilities, okay, in law enforcement operations as well as yung sa ating mga modern trends, no, in the law enforcement operation. Okay. And then ang Interpol din po ay ito po yung kanilang organizational structure. Okay. So, meron po silang Secretary General. Si Secretary General, they oversee and monitor the day-to-day activities. Okay. The day-to-day activities of the Interpol. Ayan, sila ang nagmamonitor niyan. Okay? At ang ating naging first Secretary General nung buhat nung ginawa or kinreate ang Interpol, ang ating first general, secretary general ay si Oscar Drexler. Oscar Drexler. At ang ating current naman po, okay, yung kasalukuyan natin na secretary general ay si Jürgen Stock. Okay, Jürgen Stop. Yan yung mga personality na tatandaan nyo. Okay? So, second, we have the President, Vice President, and the Delegates. Okay? So, ang Presidente po ng Interpol, iisa lang po. Yan. Isa lang yan. Ang Vice President is dalawa. Ang mga other members o yung mga Delegates ay siyam. Okay? They are, ang Vice President pala, tatlo. Okay, tatlo. Yan. Delegates, 9. Okay. So, when we speak of president naman, ang kauna-unahang naging president, okay, ng Interpol ay si Johann Schober. Yan. Johann Schober.
Okay? At yung ating current naman, okay, yun lang naman importante. First and current. Ang current natin ay si Ahmed Nasser Al-Raisi. Ahmed Nasser Al-Raisi. Okay, Al-Raisi. Kung ang tatanungin naman sa exam ay yung first Pilipino na naging president ng Interpol, siya po ay si Jollibee. Okay? Hindi yung bida ang sarap ha. Si Jolly Bugarin. Okay? Siya yung kauna-unahang Pilipino na naging president ng Interpol. Okay? And then pangatlo is the General Assembly. Ang General Assembly, it is the rule-making body. Okay, rule-making body ng Interpol. Okay, and the next, lastly, is yung Special Representative in the United Nations. Okay, so yan po ang structure ng Interpol. Ang Interpol din po ay merong mga notices. Okay, at itong notices na to, depende ito sa color. Okay, at each color have different meaning. Okay? So pag pinadalhan ng isang country ng red notice, ibig sabihin nanghihingi sila ng assistance, okay, to seek the location and arrest of, ito lang yung tatandaan nyo, wanted persons with a view of extradition, yan nga, extradition or similar lawful action. Okay, basta red notice, wanted person. Ang blue notice naman, okay, nire-request ka ng Interpol to collect additional information about a person's identity. Okay? Location niya, activities in relation to a crime. Okay? Red notice, wanted person. Blue notice, additional information. Okay? We have the green notice naman. Ito naman, it provides warnings and intelligence about persons who have committed criminal offenses and are likely to repeat these crimes in other countries. Okay? Yan nga, yung resulta din ng extradition plus. Diba, gumawa ng krimen dito, magtago sa Pilipinas, posible na magkaroon din ng, o gumawa din siya ng krimen dun sa ibang bansa. Okay? So, green notice, provide warnings and intelligence. Okay? Yellow notice naman, tatandaan lang natin is locate missing person. Okay? Locate missing person. So, again, connected pa rin siya sa extradition treaty. Okay? Pero, this time naman, dito naman sa yellow notice, hindi ang hinahanap naman is yung tao na hindi naman nakagawa ng krimen. Okay? Black notice naman, to seek information on unidentified bodies. Okay? Yung hindi, walang pagkakakilanlan na katawan. Okay? So that is black notice. So orange notice naman, to warn of an event, a person, an object or process representing a serious and imminent threat to public safety. Okay, pag orange notice, may kinalaman ito sa mga terorista, okay, na nagpo-pose ng threat sa public. Okay? Next, itong sky blue naman, it is an Interpol UN Security Council special notice. So, ini-issue ito sa groups of individuals who are targets of UN Security Council Sanctions Committee. So, pwedeng sila ay member din ng Interpol at hindi sumunod sa rules and regulations. Okay? Ang purple notice naman, to seek or provide information on modus operandi. Okay? Modus operandi. So, ulitin natin. To wrap it up, red notice, wanted persons. Yellow notice, missing persons. Ano pa ba? Blue notice, additional information. Black notice, unidentified bodies. Ang orange notice, serious threat to public security or imminent threat